Ay! Ala! May camera naman ako eh! Ba't ganyan yung mukha ko? Pero guys, welcome sa Kuya Rick's Fates! And nandito po tayo sa DBC China 2021-2022 Tour 1 Division 2. Ating laban po sa ngayon, Best of 3, Sparking Arrow Gaming versus Aster Ari. Samahan niyo kami. Kami magiging shotcaster niyo. I am Dayanara and I'm with... Sarah Mike, yan! Dito tayo sa ating second series for today, mga sir. Ba't mo tawa ka? Red flags, tawa ng tawa. Ano ba yan? Pero ito, SAG Gaming versus Aster Ari. So, dito tayo sa top 1 versus top 5 natin. So, medyo malayong agwat from 1 to 5. And Aster Ari overall sila yung may pinakamagandang performance dito sa ating series. Dan, hindi pa, wala pa nakaka-asi sa kanila na series. Mm-mm. Pero guys, eto, share nyo muna yung ating live stream. Ayan, nagsashare lang ako. Welcome po sa Kinix page. Meron tayong delay, guys. So, pasensya na po. Sana ay walang maging spoiler dyan sa may comment section. Thank you so much. Pero eto, Mike, bago tayo mag-live, napag-uusapan din naman natin kanina. And nabanggit mo nga, what do you think is the main reason? Why? Nag-usapan tayo? Nag-usapan tayo? Bakit ang Razor ay na-first pick sa ngayon? Ako, tingin ko lang naman, Razor, isa siya sa mga hero na maganda pang counter against any carry heroes. Like, kahit range pa man yan, tsaka Razor kasi isa to sa mga hero na pwede mong i-adjust, eh, mapa mid, carry, or offlane. Tsaka, ayan, Razor, pwede rin siya isama sa early teamfight kasi alam mo naman, as long as makakahigop ng damage tong hero na to, eh, pampaluan talaga to. Ang problema lang, eh, ayun nga, masyado siya may times na nagre-rely talaga siya sa kailangan makahikop siya ng damage sa kalaban niya. Which is, pag hindi nangyari, o kaya nag-take ng too much time yung paghikop niya ng damage sa kalaban niya, eh, most likely napapasama pa yung pwesto niya na siya pa yung nagugo o siya pa yung namamatay sa game natin. Lalo na, madalas kung nakikita yun, pagkatapat niya is Terror Blade talaga. Kasi kahit sabihin mo, makapitan yan o mahigupan niya ng damage yan, masakit yung damage ng Terror Blade eh. Oo. Possible na baka mauna pa siyang mamatay kaysa matapos yung static link niya. Ayan, which is ito. Binan na ng SAG yung Terror Blade. Yan. Good one nga. Pero, para sa'yo ba yung Razor, meron siyang timing? Kasi para sa akin, pagkadating ng late game, hindi na ako madalas nakakakita ng Razor na may silbi. Or yung talaga sobrang laki pa ng impact sa team fights, 'di ba? Most likely mga early to mid lang siya. What do you think about that, Mike? Red flags mapaghusga. Hindi, joke lang. Pero lagi na babanggitin na red flag plus reason. Pero ito, totoo naman. Pagdating ng late game Razor, kasi alam mo na, yung kalaban mo may damage na. Lalo na kung yung hero na katapat mo, yung Terror Blade, sabi natin mga Phantom Assassin, yung mga tipong hero na masakit talaga yung palo. Diba? Ay, Razor, pag sinubukan niya pang kumapit, mabuburot talaga siya. Tsaka, alam mo yun, kailangan niya talaga humarap para makakuha ng damage sa kalaban eh. Pero ito, tignan mo yung Aster Aris. Hindi silang tatakot, although Razor, may Razor na dito yung ACG. Kasi they know na kahit sabi mong, alam natin na Templar Assassin, countered siya ni Razor, Templar Assassin, hindi niya naman kailangan mag-stay sa lane eh. Makakapag-farm at makakapag-farm pa rin ito sa may jungle eh. Andito naman yung dalawang support ng Aster Aris, which is si Io and Trend Protector para siya itulungan mamaya sa mid-game or sa laning stage. As for their offlane naman, which is si Night Stalker, ito yung magandang hero for me. Na hindi ko alam kung bakit di masyadong na-pick ng TI. Siguro dahil nga nag-highlight yung Mars, Tidehunter, tsaka si Magnus. Pero now, lumalabas na ulit siya sa meta natin, eh madami siyang nabubos dito na hero like the Heroes of SAG. Ito yung mga masarap o gustong-gusto katapat ni Night Stalker o kalaban eh. Yung mga nabubos niya talaga, which is Snapfire, Beastmaster, tsaka Disruptor. Yung mga hero pag wala pang BKB eh, pag nadikitan mo, alam mo, gagangsterin mo na talaga. Mm-mm. Wala nang takas, sure dead. Pero para naman sa both sides guys, tingin ko ang kulang nila carry. Pero ganda nung ginawa ng Aster Aris ha, safe ban sila. Ginawa nila, nag-ban sila ng isang mid and then isang carry. Kasi nga, pwede pa nilang i-adjust etong Razor. So baka ma-mind games tayo, alam naman natin, isa yan sa mga specialty ng China or ng mga Chinese. No? Yung pang ma-mind games palagi.
Pero ano pa ba yung mga pwede nating ipasok na carry for the side of Aster Aris or Sparking Arrow Gaming na din, sama na natin. Ano ba yung mga pagandang hero ngayon? Gusto ko sana sabihin. Gusto ko muna sana sabihin yung ganda naman ng Aster Aris na Batrider eh. Kasi kung ikukumpara mo siya kay Razor, mas nakakatakot pa rin talaga yung Batrider. Andyan yung sakit na normal attack niya, yung Sticky Napalm. Plus pwede ka pasukin kahit saang mapa ka magpunta. Sa top sa triangle camp niya man o sa bottom jungle. Pero as per carry siguro for Aster Aris, pwede sila kumuha ng carry na magang nag-online or carry na pwedeng sumamagat sa teamfight. I think pwede nga sila mag-Great King dito eh. Para kahit sabihin mong masigawan, makombo ng Mortimer Kisses, may second life pa rin. Tsaka Raking, kahit sabihin mong 2 items lang yung meron yan, pwede sumama sa teamfight yan. Eh, kung hindi naman yon, ano pa ba magandang carry dito for them? Hindi naman na mag... Okay yung troll, laning stage, pero madali siya i-kite out dito, lalo na may Razor yung SCG eh. Hindi naman ako masyado na... Iniisip ko nga, ang tagal ko nang hindi nakakakita ng Ursa eh. Okay lang yung PA. Ursa, nakakita ko recently and pwede siya gamitin dito. Medyo may edge lang talaga kasi andyan pa rin yung Razor. But still, in terms of laning stage, eh kayang-kaya niya labanan si Beastmaster. Tsaka yung alaga naman ito ng Protector. Ako, parang gusto ko mag-PA dito yung Aster Aris. Pwede. Good yung PA dito eh. Oo, kasi ang iniisip ko for Aster Aris, knowing nga na meron silang Templar Assassin, pwede pa silang kumuha dito ng another carry na mabilis lang din mag-take ng Roshan. Kasi sa Sparking Arrow Gaming kasi, based sa draft nila, parang once makuha lang nila yung mga ultis sila, lalaban na rin sila eh. So, ang pwedeng maging solusyon ng Aster Aris, para makasabay sila sa aggression ng Sparking Arrow Gaming, pwede silang kumuha dito ng hero again na fast Roshan taker para makapag-complement dun kay TA and makalaban din sila agad. O kaya, isang carry na pwede mambaksat kasama Night Stalker, which is MK, pero uy. Pero? Templar Assassin carry pa sila. Oo. Oh. Okay. Goods din. Hindi siya ganun mapapera pa ni Beastmaster. Yeah, adjustable din naman si Templar. Kasi tinan mo yung bans sa Sparking Arrow Gaming. Parang ganun din, same sila nang iniisip. Tanggal tayo ng isang mid, tanggal din tayo ng isang carry. Pero at least, di ba, hindi na sayang yung kanilang mga bans. Pero bago tayo mapunta sa may last pick natin dito, Sir Mike, ayan, shout out muna dito kay Ana. Alam mo, Mike, natuwa na ako sa comment niya. Sabi niya, hi crush. Akala ko kay Sir Mike mag-hi. Kikiligan na sana ako para kay Sir Mike. Nag-comment ako pala, thank you so much, Yana. I love you. Umiyak. Red flags, umiyok. Ang daming ano, red flags yan. Kaya ako good to watch it. Ayan. Pero ito, last pick tayo ng SCG bago pakiligin si Dan dito. Hero na maganda against this Windranger. Okay, tingin ko, i-carry na nila tong Razor eh. Then kukuha sila ng mid na maganda ito mo. Si Windranger eh. Hindi, mas bet mo. Ay? Pero isipin mo, kung carry nila tong Razor, Sir Mike, katapan niya is Night Stalker. Tingin mo ba magdodominate? Ayun na nga, EO off lane ang Razor. Tingin ko carry kung ka to, Mike. Carry Razor. Off lane Beastmaster at tsaka mid kung ka. As distance ang gumamit. Mid kung ka. Tsaka kasi kung isipin mo, Razor against Night Stalker, kaya niya naman labag... Kaya niya nang labagan tuloy. Kaya niya naman labanan yan. Nandito naman si Disruptor para tulungan siya. Diyan din naman yung extra magical damage coming from Disruptor. Plus, yung normal attack ni Night Stalker eh, as the time goes by, mababawasan. Kasi, basta maunahan ni Razor ng hiccup ah. Tama. So, parang bale, mababale wala dito ni Razor yung overcharge na meron si Io. Kung ayun yung magiging kasama ni Night Stalker. Meron din ako kilala, Mike, na mahilig umuna ng hiccup. Shoutout pala sa tropa natin dyan. Joe Bichao. Nandito sa may comment section natin. I-share mo naman bakla yung ating live stream. Sobra namang kapalampesang dumaan na wala pang sharer badge. At shoutout din pala, ayan ang tropa kong Canadian. Ayan, soon to be Canadian citizen, Joe Bichao. Ang daming plano, wag naman sana mapunta sa eroplano.
Pero eto guys ha, andito na nga yung ating draft. Pwede kayong humabol ng bet sa PNX Bet and use our registration code LuponWXC. Kung may katanungan, PM lang po sa Kuya Nick's page. Tawa ng tawa. Shoutout pala kay Carlo Manalo. Napakapangat mo. Kung nagsama pa tayong dalawa, mahirap pag pinagsasama kami ni ito eh. Hindi kami, wala kami matinong usapan ito eh. Ay, yung Sir, may kata. Ay, nakadota TV. Red flags, Mando yan. sino alit direct? Sorry. Natawa ako dito. Ewan ko sa inyo. Huwag nyo nga muna ako kausapi, guys. Give me a loan. Pero pakilala na natin about teams from the Radiant side. SAGD Stone, Sakunka, Sengoku sa Snapfire, MS, Razor, XCJ, Disruptor, and Flyby for the Beast Master. And dito naman for the side of Aster Aris, we got Chinese name. Saan yung Night Stalker? Uno, Templar Assassin. Pero wait lang din. Ikaw muna dahil may mangyayari. Ay, ako ba ang play-by-play? Ay, ako ba? Shoutout kay Leonardo. Thank you so much for the 75 stars. Sabi na eh. Pero, charot lang. Ikaw naman, di ka mabiro. Ano ba ang chine-checking mo dyan, Mir for God? Hindi, inano ko kasi yung... Tinignan ko rin kasi yung name dito ng Chinese na words. Ito ang mahirap pa gano'n eh. Wala rin nakalagay sa... Shisheng... Yihoo. Alam mo, pag na-pro-player si din ako, ganyan gagawin ko. Kanina ko ba hinanap yung pangalan nito eh? Ako din, magaganyan din ako. Gaganti lang ako sa Shang-Chi. Casters. Shang-Chi. Chinese ko din. O kaya... O kaya ang gagawin ko, Chinese, Japanese, Russian, lahat na. Para mabaliw kayo lahat, kakabasa IGN ko pa lang. O diba, Japanese? Pero... Feeling ko tuwan-tuwa sa mukha natin si Direk, Sir Mike. Talaga bakit? Feeling ko tuwan-tuwa lang siya. Napakalaki ng camera natin dito sa may gitna eh. Ay, thank you so much po. Akala ko face reveal na tayo. Pero eto, hitting aside, Kunkka versus Windranger, sino yung tingin mong mas lamang dito ngayon, Sir Mike? In terms of last, siyempre doon tayo kay Kunkka. Pero kung sabi natin kill potential, eh papalag din naman si Windranger dyan. Siguro paunahan mag level 6. Mm-mm. Kasi kung in terms of harassment talaga, mas masakit si Kunkka eh. Alam mo naman yung Tidebringer, kahit sabihin mong mag windrun dito si Windranger, wala siyang pakialam dyan. Putik, tatama pa rin yung Tidebringer niya dyan. Totoo. Mas, lamang siya sa last hit kasi melee siya eh. Mas madali yes. Lumasit, not, unlike kay Windranger na may travel time pa. Yung kanyang paglalasit, pero... Mm-mm. Tsaka tingin ko kaya din patayin ng SAG sa mid mamaya itong Windranger, no? Kapag ano, X mark and death setup pwede ng cookie. O kaya pabalik, kahit sino sa support dito SAG na mag-rotate. Kasi Windrun lang yung pang-escape niya and ang daming pampabalik dito ng SAG at tsaka stun. Pero mamaya pa naman yun sa ngayon. Last hits and denies muna tayo sa may gitna. Ang maganda dito, despite nga yung factor na nasabi ni Sir Mike na melee itong Kunkka, yung last hits and denies, kita mo nakakasabay pa rin naman. Ito si Phoenix. Naalala ko na pala to, no? Si Phoenix. Ito yung team na may player na Phoenix tapos po may pick ng Phoenix position 5. Tapos sayang hindi sumagot si Idol. Hindi kita narinig, nag-chat. Ah, di mo ba ako narinig? Ano sabi mo? Sorry. Wala lang, sinabi mo sana. Kala ko may kadugtog pa yung sasabihin mo eh. Ano sabi mo? Tapos ay, naku, napakasama ng ugali. Shoutout pala kay Pilaj Balato. Ay, thank you kay Zetter for the star. Sabi dito ni Pilaj, SAG minus 1.5 Mike Sarmati agad. Ano yung Sarmati? Ano yan, parang battle pa sa Mirror, pero tama na, yung Mirror! Hindi na ako updated sa Dota. Tama na, Mirror, Dota naman tayo mga idol, malapit na yung battle pass. Fake news pala yung next week, inaabangan ko pa naman yun. Hindi naman pala lalabas agad. Kala ko pa naman, yun na, pero ito, balik tayo sa Dota. Leaning stage, okay naman yung magiging leaning stage dito ng both teams. Wala naman siguro masyadong lalamang. Siguro, kung magkakaroon man ng edge dito, yung sa may baba.
kasi most likely dun yung action talaga sa babae dahil nandun si Razor kung tsaka Night Stalker kung saan sila yung heroes na aggressive sa may mid naman eh tantsahan pa to. Wag lang talaga magkakamali si Phoenix. Kasi pag nagkamali si Phoenix, naku, ayun, gagawin kang itlog dito ni D-Stone. Ayun, no. Pare mo, Tendringer. Napakasakit ng hataw. Pero buti na lang for Windranger, meron naman siyang battle, no? So... iinom niya na lang yan. Isalak mo sa... pag walang laman, isalak mo lang sa Riga. Pinunulit yan. Ay, isasalak niya na. Diba? Pero talagang... paborito natin ngayon dito si D-Stones tsaka si Phoenix, no? Pero guys, side lane naman natin, looking good din naman. Patay, patay. Kung mapapansin nyo sa ating network. Direct, pwede pa tayo mag-change ng ano, cameraman. Nandito lang tayo sa gitna. Eh, nasa Dota TV ka ba, Mike? Pero yun na nga. Guys, nakakuha na ang dalawang kill dito. In favor of SAG, and that first blood is brought to you by PNX Bet. Don't forget to use our registration code, LuponWXB. Lepat tayo, pero yun camera ata first si blood. Mike eh. Na basic lang din, naka-Russian ako yung sabi ni Derek, eh, Russian daw. So, yun. Nag-Russian akong camera. Pero then again, ayun na nga, nakakuha dito ng SAG yung dalawang kills natin na maganda. Sila din yung nakakuha ng first blood, which is a big help for them. Lalo na sa support, well, kahit support yung nakakuha, syempre. Plus item na agad yun na makakapangaras siya sa lane. Ano ba binili ni Kuya mo Disruptor with that kill? Let me check. Ayun, may boots agad si Tropa. So, mahahabol at mahahabol niya agad yung clean niya. Taray. Okay, yan naman pala yung pinner chase. Early boots. Sino itong nag... ay. Alin, alin. Very efficient si D-Stone sa may gitna. Ah. May kasamang stock. Sa may mid lane dun sa may small camp. So mamaya talaga magagawa niya ng paraan para mas kuhanan pa ng kill or advantage etong Windranger. Lamang naman kasi talaga siya dyan. Ang maganda rito, parehas silang labanan ng early game to mid. Siguro sa huli, mas papalag lang talaga tong Aster Aris kasi nasa kanila si Templar eh. Pero kung titignan mo, no, parang lahat sila pang mid game yung galawan. Mamaya pa yan, sobrang tagal pa ng magiging timing ng dalawang to. Uy. Ito nyo nga guys, yung first blood kanino, mga nasa 3 minutes na ding nakuha. Pero ito ha, nakakita... sige, go. Sorry. Nakakita na ako ng moment for Aster Aris kung paano nila papatayin yung snapper sa may top. Once na mag-connect lang talaga yung mga punuan dito kay Red Panda. Yung kanyang first kill, which is yung Nature's Grasp. Ayan. Eh, madali na lang mapapatay yung Trent Protector tuloy. Si Beastmaster o kaya si Snapper. Dali lang. Tapos may meld dito si Templar Assassin. Tapos pwesto niya lang din yung kanyang Psyblades, diba? Para dun sa mga Alipores ng Beastmaster. Pero eto na nga yung first rotation. Di D-Zone to the bottom lane. Delikado yung Night Stalker. Makakatakbo pa ba? Mali rin yung kanyang tinakasan. At wala na siyang escape doon. Good rotation. Haste rune pa yun, Mike. Sabay balik sa gitna si D-Stones. Napaka-efficient player. Hindi na siya nagpaligoy-ligoy pa. TP sa baba. Para yung haste rune gagamitin na lang pambalik sa mid. Habang yung Windranger nakakapag-farm pa rin naman. Pero, ayan, going for Maelstrom si Tropa. Eh, casual item. Casual first build dito ng isang Windranger. Ay! Paano, you don't balik do that to me. Ako, yun lang. Nakulakat matatag. Gabi naman daw eh, so may movement speed dito si Night Stalker. Pero still, nakapagbigay pa rin yun ng oras or mini space dito kay Razor para makapag-farm ng matino kahit paano. Pero tignan mo, diba? Yung baba, parang hindi nila masyadong pinaproblema yung Night Stalker tsaka yung combination na dapat masakit yung lane na yan. Kasi alam mo na, Night Stalker with the overcharge, yung bilis ng last hit, yung atake ni Night Stalker masakit dapat. Pero with the starting link, ayun. Bale, wala yung combo nila. Tapos may disruptor pa na pwedeng pabalikin yung isa sa kanila. Yes. Pero tingin ko naman dito for the Night Stalker, huwag lang siya mag-pag-up. Kasi nakikita natin sa ngayon yung kanyang net worth may kababaan. Pero ang pwede maging solusyon nila dyan is yung good level pa rin na ma-maintain na ito si Night Stalker. Pero top lane naman na magiging rotation na ito si D-Stones. Binigay na sa kanya lahat, sinigawan pa. Pero D-Stones, or eto si Ulo, buhay pa rin. Makakatakas pa ata hinataw pero hindi naabutan ng Tidebringer mga sir. And babalik pa ba to?
para lumasit naman pala. And two ultis were committed para lang i-take down eto si TA, but TA still alive. Nakasurvive pa. Andiyan din yung sustain coming from the Nature's Prophet, tuloy from the Trend Protector, kaya nakaligtas din dito si Templar Assassin. Ang maganda dito kay Templar Assassin, buti na lang nung ginoo siya sa lane, meron siya nakalagay na ano eh, na meron siya nakalagay na tawag dito, psionic trap. Mm-mm. 3-0 tayo mga sir, and mukhang ipe-pressure na ng SAG etong top lane ng Aris. Pero kung si Flyby lang ang magta-try na pumush, parang negative to. Kailangan nila mag-all-in pag gusto nila pumush yung tower, kasi magiging problema nila is the living armor. Siguro at least 2 heroes na kasa, na isa dun si Flyby, tsaka 10 minutes mamaya. Pagka 10 minutes, pwede nila try attempt i-push yung top. Kasi as of now, Templar Assassin, mukhang dito muna siya sa may jungle tatambay eh. Okay naman na kasi si Templar Assassin eh. Meron na siya dito ang Dragon Lance, pa-deliver na. Tapos, going for Deso na lang mamaya yan. Ang kailangan niya lang talaga ingatan mamaya is huwag siya masigawan. Kasi once na masigawan siya, ayun na yung moment of truth para sa kanya eh. Madali na lang siya mapapatay dito ng SCG dahil they got the Static Storm. Yung... eto ba, Static Link yung pinaka problema niya. Tsaka, uy. Kita ba? Oy, may hook. Pero, wala pa, cooldown pa. Sa baba, may nangyari ah. Ayun na nga, naipit pero... bilis eh, bilis na Night Stalker eh. Hindi mo ito gugusto yung patayin ng ganito yung oras. Ay, time. Pa, ala, sinubukan siguro nila at patayin patay na agad si Razor. Kasi pa umaga na eh, pag umaga na, hindi na asin na ganyan nga. Si Night Stalker. And nasigawan na agad yung Trend Protector. And tagpakunat pa mga sir yung SAG, pero lalaban na rin daw itong Aris na ngayon. San Goku kanila natatagpuan, pero San Goku di na magtatagal pa, tumayo na lang. Pero buyback immediately coming from the Trend Protector. Wow! Nakakaloka ang mga pag-buyback natin dito. Glimpse back para dito ngayon kay Night Stalker. Overgrowth nandiyan na rin, nakaka-freight ito si Ulo. Kumoconnect na ni Templar Assassin. And meron ata dito makukuha ang kill yung TTA. Naku po, natakbuhan nga lang sa kulang. Sa disable mga sir ang Aris para maka-secure ng kill. Lahat puro slow, walang stun. Oo, masyado silang nakaasa dito sa overgrowth ni Trend Protector, which is not good. Kasi tignan mo, napakamit sila ng Trend Protector ulti plus yung buyback, pero hindi man lang nila napatay yung tinataraget nila na si Kunkka. Dahil Kunkka, may kataasan din yung armor niya, plus 6 plus... naka-face boots din kasi si Tropa, tsaka yung duration ng Gooship. Kaya may kakunatan dito yung hero. Problema pa nila, wala talaga sila ng basic lockdown eh. Tsaka hindi rin kasi available yung focus fire yung Windranger that time to take down Kunkka. Kasi ginamit yun for snap fire. Which is, ayun, naging successful naman, but still. Ayun, nagkulang tuloy yung damage nila to take down Kunkka. Sayang na sayang, laki sa anong bagay na no? Kapag ka nakuha nila yung Kunkka nila. Kaso wala eh, wala kasi silang damage talaga na may bibigay dito kay Kunkka eh. Iniisip ko Psyblades, pero napaisip din ako na kahit pala ma-Psyblades niya si Kunkka, hindi rin enough yung damage. Bale, wala rin. Hindi rin nila mapapatay talaga si Kunkka. Tsaka maganda rin naging plano kanina di Distance eh, diba? Pinapatay pa lang nila yung Trent, nag-go-ship na siya. Pampakunat, kaya niya, nung alam niya tumatakbo na eh siya. Mm-mm. Alam niya nang madedehado siya eh. Nag-safety na siya. Pero uy, may Mortimer Kisses pa. Gigil na gigil naman sila kay Red Panda. Ayaw na nila pagalawin si Red Panda. Ayaw na nila makapambosit pa. Tsaka maganda rin yung ginawa na yan ni Snapper. Kasi kung may susubok man bumakap dito kay Trend Protector, eh may mapapaliguan dito si Snapper ng damage ng Mortimer Kisses, diba? So, goods na yun. Hindi naman overcommitted yung ginawa ng SCG dun sa may mid kasi nakakuha naman na sila ng tier 1 middle tower. So yung top jungle dito ng Aris, eh, Aster Aris, eh, open na for them. So they can play around this map, this side of the map. Eh, nandiyan naman si Beastmaster para ma-secure at dyan talaga hindi na maka-attempt pang mag-contest dito yung Aster Aris. Kung mag-attempt man sila mag-contest, pwede sila lumaban kasi alam mo na, yung heroes nila eh online na as of now. Or pwede lumaban talaga ng early game. Templar Assassin na yun. Malapit na yung kanyang Deso. Pagka Deso dito siguro ni Templar Assassin, tsaka sila lalaban. Pero again, kahit may Deso dito si Templar Assassin, kailangan niya pa rin talaga mag-ingat na
wag na wag siya yung ma-focus dito ng SAG kasi ayun nga, sinabi ko kanina, pag na-focus siya ng SAG, madali lang siya mapapatay dito. Yes. Kasi marami silang pansagot. Oo. Think ko maganda na yung ginagawa sa ngayon ng Aris na ganito, sasamahan na lang talaga ng Ayo yung TA tapos mamulis na lang sila every after ng team fight kasi sasakali sila yung magsa-start. Oo. Doon malulugi yung Aris. So kailangan calculated nila yung oras ng dating nila para yun nga nabanggit ni Sir Mike, hindi ma-all in kay TA yung damage ng SAG. Kasi totoo nga naman eh, pag natama yung TA, kita nyo guys, yung Trend Protector pa lang kanina, pinag-all-in na ng damage yung SAG. What more pa kaya kapag ka-bigger fish yung mahuhuli nila? So, they don't hesitate as long as makakasecure sila ng kilat. Mapipigilan nila yung possible na gawin dito ng Aster Aris. Tama. Pero ayan, smoke of the seat. Ayaw nila pa yung ngayon dito yung Aster Aris. Uy. Ayan na nga ba? Phoenix, inuna niya na ito si XCJ, pero XCJ napapalik pa muna niya. Etong Wind Ranger, and wala ka ng takas sa Static Storm Genetic Field. Gusto nila mapatay pa rin. Etong Disruptor, and Disruptor is gonna go down. Pero nasigawan, nabingaw. Etong Night Stalker na nag-ahabol sa ngayon. Nalapitan na rin mga sir, pero eto na nga yung kanyang timing. Yung Dark Ascension, yung Nighttime, and kabalik na lang si TK mag-isa. Meanwhile, si Red Panda tinamaan pa ng Torrent sa kasamaang palad. Three heroes down. Kapalit lang ng dalawa for the side of SAG and Night Stalker. Expected na yan, makakatakas talaga sa Zan. Pero tatlo kapalit ng dalawa. Heis. Tsaka na-busy na rin dito yung SAG sa ibang heroes ng Astralis. Like kay Ayo, tsaka kay Wind Ranger. Naku, magkakasal. Uy, magkikita to Mike. Magkikita, nakita. Naramdaman niya. Puno, eh. Ang galing ha. Pwede bang... Check mo nga, Mike, kung na-scan ba or ano lang, pakiramdam lang. Di ko napansin ko na-scan eh. Pakiramdaman, gaming lang to, Mike. Hindi, naalam, dito kasi namatay si Yen eh. Scan ba? Dito kasi din namatay, oh, na-scan. Tsaka, ayun. Dyan kasi talaga possible tumakbo si Night Stalker dahil dyan yung apinatay banda si Razor. Ayun, sakto na-scan. Tapos nakita, may pumutol ng puno. Ay, okay. Nakita kita. Nakita na din yun na Night Stalker eh. Malawak ang vision ng NS eh. Pero wala sa escape. Hindi kasi sana eh. Hindi kasi si Kung Kai pumutol ng puno eh. Si Night Stalker eh. Siyempre pagtatakas ka, kailangan tahimik ka na lang. Rinig yan. Pati guys sa Dota. Rinig yung mga ganyang bagay. Ang hirap ng buhay kanina ni Wind Ranger na pag na-X-mark siya, wala na siyang... choice kundi lumaban na lang. Ay no, kapalit na nasabi ko. Gusto mo ba itong nangyayari na ito? Kanina pa nagsiset-up yung Wind Ranger, pero eto na ata yung timing sa ngayon mga sir ng Aris. Lumalaban na yung Templar Assassin, pero yung Static Storm lang dito or etong kapit lang ng Razor, talaga mapapatakbo mo na yung mga heroes ng Aster Aris. And babalik na naman ngayon dito, eto si Ul. Pinuri na kita pre! Bumalik ka pa! Huwag mo naman... Red flags! Red flags na kagalit! Huwag naman po sana magalit. Nakarang pre-hit na eh, ba't naiwan sa gitna? Tas ang napili ng Ayo na kapitan, Night Stalker. Why? I think sinusubukan niyang iligtas si Night Stalker that time kasi naano na eh, siya yung pinofocus ni Razor eh. Kung nakita mo naman sa game kanina, ayun, yeah, siya nga sinatrysave ni Ayo and Templar Assassin kanina, nakaka-fleet siya eh. But Razor, naka-reset siya na ayun, na digitan na ni Beastmaster, ayun na, nag-set kay Templar Assassin na mapatay siya sa teamfight. Ang problema lang talaga, mas nahihirapan ako sa buhay ni Wind Ranger. Kasi pag na-X-mark talaga siya, laban kung laban eh. Alam niya hindi na siya makakatakbo kung susubukan niya tumakbo eh. Kita mo, every time na mag-X-mark siya, umahanap na siya ng pwede focus pa rin, tapos ipo-focus pa rin. Ganun lagi start ng teamfight natin eh. Kasi alam niya na hanggat wala siyang BKB, ganun at ganun ang magiging senaryo ng game natin. For Templar Assassin naman, kailangan niya rin magka-BKB. Kasi hanggat wala siyang BKB, andali siyang babalagbagin dito ng SAG. Kahit niya mag-BKB siya, kailangan niya pa rin mag-ingat eh. Nasasayangan lang ako ron. Ang ganda na sana ng pagkaka-intercept ni Night Stalker sa attention ni Razor. Na okay, Razor, ikupan mo ko ng damage para si Templar Assassin makapulit. Kaso, ayun. Nagka-asiman na. Na-Yul Scepter lang din si Templar Assassin. So, wala siyang nagawa doon. Tsaka naaawa din ako sa Wind Ranger kasi yung Wind Ranger yung nagiging setter ng team fight natin. Siya yung nauuna rin lagi.
nakita naman na natin kanina if ano yung magiging scenario kapag ka Night Stalker yung nag-set ng team fight tulad ng nangyari doon sa may top lane. Meron naman siyang capability mag-out, meron naman ding silang Ayo na just in case magkamali yung setter, maisasalba. Kaso kasi yung Ayo, hindi siya yung ganun na Ayo eh. 'Di ba? Iba yung ginagawa ngayon ng Ayo, pero eto guys, mahuli mo na nila okay. Oh, the overgrowth yung Snapfire. Kasi ang ginagawa ng Ayo, yun nga, sasabot na siya sa core, darating siya ng late sa team fight using the relocate. And hindi siya yung Ayo na from the very start ng team fight. Kasi 'di ba may mga Ayo na from the very start ng team fight nando. So mag-aabang lang ng marerelocate pa Aless region balik. Pero hindi siya yung ganun eh. So kailangan dito talaga ng may matinding set coming from Aris. And tingin ko Night Stalker talaga, Mike, yung best na mag-start ng team fight natin tingin mo. Win rate kasi pongit eh. As of now kasi buti ko na masabi pangalan. As of now kasi Dayan, hindi mo pa maasahan mag-start si Night Stalker na mag-start ng team fight kasi ang dali lang siya makokontrol ng SCG. They got the kinetic field, static storm, andiyan yung roar, andiyan yung stun ni Snapper. Ang dami pwedeng pumigil sa kanya eh. X-mark. Andiyan din. So hangga't hindi siya nagkaka-BKB, mahihirapan sila mag-start ng team fight. As for Windranger naman, hindi naman siya totally yung nag-start ng team fight. Sadyang siya lang yung nahuhuli ng SCG. Siya lang yung unang naiisipan dito sa game natin. Kaya okay, next mark na ako. Suntukan na to. Laban yung laban, magdadamay na lang idadamay ko na lang kung sino yung pwede madamay. Mm-mm. Kaso, wala siya masyadong nadamay. Isang beses ko pa lang siya nakitang may nadamay eh. Oo. Nakakainaya kasi. Parang gusto mo kapag Windranger yung hero mo na kada gamit mo ng ulti mo, meron kang mahuhuli at mapapatay. Mm. Pero hindi pa nga tapos yung focus fire niya. Wala pa. Patay, siya na yung namamatay. Tsaka ang pangit lang din dun Dayan, yung napo-focus fire niya is laging support. So yung damage nila sa pagdating sa core eh nakaasa sila lahat kay Templar Assassin na okay Templar Assassin ko na bala kay Razor kay Kunga tsaka kay Miss Master kasi na-focus na gamit ko rin focus per kay support pero naku naayos pa lang po. Sobra hirap nun no, ikaw nang bahala sa tatlong cores ang kalaban pero Red Panda illegal laging red flags yan. May set ka focus bar. Oh, daming red flags ah. Sa totoo lang guys, so dami talagang red flags. Ayun, nagsasalita sa din, red flags yan. Ang galing ah. Pero eto, gusto ko yung ginagawa na to, Sir Mike, ng SAG. Kasi I agree nga na BKB lang, maging timing dito ng Aster Aris, pwede maging changer. Uy, ano yun? Changer na yun. For game 1. Eto na nga yung sinasabi ko sa'yo, Sir Mike eh. Yung BKB niya, hindi niya malang na-reveal ng maayos! But nagulat ako na tinagulat ako! Pasko naman! Tinuloy niya yung TP niya ron? Pero yun na nga! Pasko naman! Pero walang pa-surprise factor si Windranger! Wala siyang Pasko! She don't like surprises. Pero ito, Dayan, kung napapansin mo, wala pang BKB yung heroes ng Aster Aris, I mean si Night Stalker. Ang ganda kasi na ginagawa ng SCG na pinipilit nilang lumaban dito yung Aster Aris. Ayun na, no? First team fight ulit. Mag-react kayo sa gagawin namin. Ayun yung ginagawa ng SCG para ha SCG. I mean, Aster Aris, hindi sila makapag-farm ng item nila. Ang nakakapag-farm lang si Templar Assassin. Well, Templar Assassin, kayang-kaya naman nila sagutin. Nang oo. Mm-hmm. Ay! Ay. Talaga naman may sagot talaga. Ay, sana all sinasagot, no? Pero top lane naman natin, Red Panda, matatagpuan na naman. Delikado, makatatakbo. Uy, grabe. Pero nasundan. Netong si San Goku. And mid lane na ang pupunteriyahin sa ngayon. Eh, talagang wala kang laban dun. Si San Goku ba naman ang bumanat sa'yo eh? Baka mabu. Naku! Matigyan, sir! Alam ko! Bandong Yul Scepter! Uy, teka kita lang, may kasama kita ka! Kita yung ginawa mo! Ako! Dan, pikit ka, baka mabuhay. Oo. Huwag natin tingnan, baka mahiya. Uy! Glimpse back! Uy! Meron yung glimpse back niya! Na-glimpse back! Ay! Nice! Thanks for saving me! Oh my god! Galing siya sa bisa relocate eh! Parang binigyan mo siya ng relocate pero ito! Uy! Ito na yung sinasabi ko! Pero fresh BKB din ng Templar Assassin! Masasayang na lang ba? Overgrowth! Nandiyan na para mapigilan yung chase pero ito nga yung save ng Ayo! X marks the spot! Ayo tatamaan! Nakikipag-appear pa! Ang yaba naman ng TA sa ngayon pero titigilan na muna ng Kunga! Etong Templar Assassin at yung Ayo, masyado na daw silang malayo. Naku, napapakulit. Ay, wala nang Aegis.
Pero napapakomit na napapakomit dito yung Aster Aris. Well, di mo masasabing... Well, fair trade siguro. Kasi nakuha naman din ni SCG yung Nightstalker sa baba eh. It's just that napilitan lang dito yung Aster Aris or si Templar Assassin na gumamit ng BKB para makaligtas dun. And take note, that's a fresh BKB. Now, 8 seconds na lang yung BKB niya. Totoo. Hindi magandang pagkaka-reveal. Hindi na siya mag-Hurricane Pike. Okay. Good sana yung Hurricane Pike dito. Ang dami kasi pwede pang hubble sa kanya eh. Kung ganito na may DPS yung kalaban, ako... Tapos yung kalaban ang nauuna, Hurricane Pike na lang ito eh. Well, siguro baka balak nala sila naman yung mag-start ng team fight kasi alam nilang pag yung kalaban nauuna, nalulugi sila. Pero naku, ito pa, another pang gulat. Ito yung surprise na sinasabi mo, Dayan. Mga kasi, nagpaparinig lang ngayon si Dayan. Pero yun na nga, yung surprise dito ng SAG, yung dagger ni Beastmaster. Sino naman pariringgan ko? Harap at sigaw. Para gusto mo yun, Mike, kaharap na po, sir. Uy, pero 5k mo, lead na topper. Alam mo yan. Alam ko ang totoo. Kinala talagang nakaka 10k isang linggo si Sir Mike. 3 months smoke of the seat attempt coming from the side of SAG. Hahanap ng pulo. Ayoko nila matatagpuan pero mas gusto daw nila etong Templar Assassin. Relocate is available and Red Panda na naman. Ikaw na naman ulit. Parang di mo may i-apply yung sana ako na lang ulit dito ha. Pero flyby na ako kaya ito na kay Static Storm, Kinetic Field. Matatamaan ba ng Ghost Ship? Yung with Rager din na kinailangan kasi patay na sa naka BKP pa sa ganun kawalang ya ang SAG sa ngayon. Glimpse back para di may Templar Assassin pero natouch niya with the dagger. Dagger lang yun no? Ay hindi! BKB yun ang BKB. Kala ko yung dagger niya eh. Pero ito. Ikaw na lang. Anak. Ang hinahanap-hanapan. Pero yun nga, ang ganda na pagkakakontrol dito ni Disruptor kay Nightstalker na, which is Nightstalker, wala siya nagawa kasi wala pa rin siyang BKB. Ito talaga yung problema ng Aster Aris na yung isang hero nila hindi makagalo ng matino sa teamfight dahil yung attention ni Disruptor nasa kanya lang kasi alam ni Disruptor na, excuse me, hindi ko na may Static Storm si Templar, may BKB. Hindi ko na may Static Storm si Windranger, may BKB. Dito na lang tayo sa manggugulo sa akin. Si Nightstalker, which is pwede mambossit ng Silence, pwede pa mambossit yung kakampi ko ng Snapper. So ayan, naku, nag-blinkin, medyo nasa muli yata yung mga ganung galawan ni Phoenix ha. Kahit sabi mo may BKB siya, delikado yung mga ganung moment. Grabe, TP sa harap. Pero talaga eto yung Chase Mike. Kaso lalaban naman daw eto sa the SAG na sigawan na kay Nightstalker pero andyan may ayaw to save the day. Pero ayaw, sasama lang din sa hukay. Ang ganda shockers pero walang follow up mga sir. Patay ang dalawa. May napabalik pa si pinanggalingan. Yung Templar Assassin nag-BKB pero parang late. Yung kanyang BKB wala rin sa TP. 10 seconds pa yung kanyang dagger and mukhang katapusan mo na ulo on to the next target na yung Razor. Natagpuan niya pa yung Windranger mga sir. Patay. Etong TA and Windranger. Tsaka eto, ay hindi, Windranger lang ang makakaalis. Kalungkutan naman. Ang pangat, napapangat pa yung ginawa ni Ayo. Ang ganda nung idea na gagawin ni Ayo na, okay, relocate out to save this Nightstalker. Kaso, ayun, napasama pa si Tropa. Nadamay siya dun sa Static Storm na kinumit ni Disruptor. Diba, well played Disruptor, he knows, alam niya yung assignment niya na, okay, Nightstalker lang ako dito. Hanggat wala kang BKB, mapapahirapan kita. Wala kang magagawa sa teamfight namin. And then yun na nangyari. Wala siya nagagawa every teamfight, which is si Windranger and Templar Assassin eh. Nahihirapan na sila pumosisyon ng maayos. Uy, ganda talik. Paso, taro, may follow up. Wala. Besi, waps. Grabe. Ganda. Tignan mo, hindi makapag-perm si Nightstalker. Dalawa lang yan eh. Napo-force kasi sila mag-react sa ginagawa ng SAG. Second, namamatay siya lagi. Diba? So, nadedelay talaga yung progress dito ni Nightstalker. Kung titignan mo rin naman yung network, mas mayaman na sa kanya dito si Snapper, which is in position 4 ng SAG. And nagkakaroon ng Roshan in a minute. Pwede mag-contest dito yung Aster Aris. But then again, possible na ganun ulit yung scenario na mangyari hanggat wala talagang BKB si Nightstalker. Wala tayong mapapala sa kanya. Oh my god. Sobrang... And... Wait, minatali.
may natonic. Mahal pa pala, 1.1k pa kailangan niya para sa BGB, pero si MS, makukuki, there's the sustain. Pero TA naman, magbe-blinkin na nga, habulin niya yung mga heroes. So ngayon, SAG delikado na ata dito yung Radiant side, mga sir, pero may napapalag, di ko nakita ko sino, XCJ naman makakatakbo, and eto nakulong na naman, yung Night Stalker, walang magagawa, pero nahuli niya naman si Son Goku, yun ang pinakamahalaga, and makikita pa, neto si Night Stalker, si Flyby, pero Flyby nagbabay na rin naman with the dagger out, yun na nga yung Thunder Strike, maibibigay, pero yung Windranger with the sockets, ang tatapos sa buhay neto si XCJ. 3 heroes down for SAG and the Roshan, 10 seconds na lang, Mike. Ang ganda lang ng pagkakastart ng teamfight for Aster Aris. Sinabi ko kanina, di ba, na pag nag-contest itong Aster Aris ng Roshan, possible na ganun ulit yung mangyari. Kaso, yung pagkakastart kasi ng teamfight, iba eh. Nahuli agad dito ni Windranger si Razor, which is ayun, bago makalis si Razor, kalahati na lang ng buhay niya. Kaya yung kalakasan dito ng SCG, nabuwasan ng sobra. Kasi, kailangan talaga nila ni Razor para makalaban ng teamfight eh. Which is, sinabol talaga siya ni Phoenix hanggang sa dulo ng hangganan. Pero ito, ako dito mo kang dito yata makakabawi yung Aster Aris. Kami ang top 1, hindi kami magpapatalo. Dito na nga ata, Mike. Ang gulo ng camera naman. Naman po, Roshan, nakuha ng TA. Uy, delikado yung Stalker. Yung Stalker, wala pa rin BKB sa ngayon. And chain disables ang kinain ni NS, mga sir. And AGs, kamuntikan pa. Kinaba naman ako doon. Pero, makakabalik ba'y ayo? Hindi na. Patay dito pa rin talaga siya. Pero hindi ko alam kung ano meron sa cameraman natin, ha? Medyo naguguluhan yata siya kung sino ang titignan niya dito. Wait lang, di ba direct English yung cameraman natin? Sige. Ako red nalili- flag, ako, kahanap ng ako iba. Ay tama, red flag, kahanap ng iba. Hindi marunong makontento. Sabi kasi ni Derek, guys, hanap na lang daw ng ibang cameraman. Ayan. Alam nyo na, guys, red flag, hanap ng iba. Ayun na nga, Aster Aris as of now, they got the Aegis advantage. Pero ang problema nila dito, kahit may Aegis advantage yung Aster Aris, kung hindi nila ulit mauuna si MS or hindi sila makakapag-burst down agad ng isang hero ng SCG, I think same scenario pa din na kaya-kaya pa rin sila labanan ng SCG. Pero ito, mukhang magre-ready for teamfight yung Aster Aris. And grabe, kamusta naman ang balita kay Night Stalker? Finally, he got the BKB, so hindi na siya makokontrol dito ng Disruptor. And dito na possible na mag-iba talaga yung kwento for the game number 1 ng Aster Aris versus SCG. Possible na yung next teamfight na makikita natin, eh, baka yun na yung maging decider for the game. Kung Aster Aris, makakabalik ba sila into a 50-50? Or SCG magpapatupatuloy yung kanilang kalamangan dito sa ating game number 1? Malalaman natin yan, guys, anytime soon. Grabe yung cameraman natin, talagang aerial view. Ito naman na sobrang sa Hawkeye. sa bird's eye view. Oh my god. Talaga naman, nakakaloka. Oo. Talagang may drone tayo ngayon dito. Hindi naman guys. Hindi naman ako nabalitaan. Ay, wait lang ha. May nahuhuli yata. Ay, hindi naman. Tamang kulit lang. Ay, no. Ito naman ang maganda. Kita lahat, di ba? Oo. Talagang kahit creeps, alam mo saan pupunta. At sino ang kalaban. Di ba? Alam ang emoji, oh. Oh, di ba? Parang kami na napansin. Nakikita ko yun. Nakikita ko yun sa ano eh. Para sa DIFC. Yung bom. Cute eh. Aku! Porta out. Padidolos. Pag nagka-didolos yung Templar Assassin, medyo may cutin na talaga yung normal attack na ito or yung build niya. Na possible kung sino man yung matamaan niya dito, eh, most likely, one part yung mababawas. Naku, yun lang. Nasa gata. Sayang yung relocate. Player of the year, Red Panda. And nakikita nila, ayo to. Ay, napinaulan na. Tether. Ayun, tumeter pero naipit ng static. Ay, kinetic field pala. Talaga naman. Anong ginawa ng Stranger dun? Ano yan? Pati courier bumabiyahe? Ala, guys, Taranta Gaming to. Parang natatarantay Aster Aris.
Paiba kami from Ion, andyan na. Why? Hindi na nila alam. Bakit ginawa ni Phoenix? Ba't siya nag-blink-in? Pero wait lang ha, nasa delikado. Hindi na nila alam. Paano yung nangyayari? Gusto niya sana i-save yung Ion, pero ito na nga. Ay! Yung Aegis, napakabilis ba wala? Round number 2! Napakabilis ba wala? Ayun. Grabe, GG. Tinawag na, guys. Has been called for the game number 1 and SAJ will take this game. And unfortunately, Aster Aris, they need to reset the game number 1. Ang problema lang nila dito is, masyado silang napareact ng SAG sa ginagawa ng SAG. Kasi SAG, they're doing kung ano yung kalakasan ng hero nila eh. Kung ano talaga yung playstyle nila na, okay, wala tayong iniintay na matagal na cooldown na skills. Wala tayong iniintay na big ultimate. Let's fight and fight as long as meron tayong HP mana. Labanan lang natin dito yung Aster Aris para hindi sila makapag-farm. Ang problema pa dito ni Night Stalker, siguro kung napaaga yung kanyang BKB o na-build niya agad, hindi ganito yung magiging fate ng Aster Aris na every time na magkakaroon ng team fight, Windranger, pag na-X-mark siya, laban yun, laban talaga. For Night Stalker naman, ayun, paulit-ulit na ako, pero Night Stalker, pag nakita talaga siya ni Disruptor, target lock, wala na siya nagagawa sa team fight natin. As per Io naman, hindi na rin siya makapang-save kasi every time na mag-attempt din siya ng save, nadadamay lang siya sa pagkamatay nung isi-save niya eh. So, ayan, overall, SAG, ang ganda ng pagka-execute nila ng playstyle nila as per Aster Aris naman. Reset, kailangan siguro kumuha sila ng mga hero na pwede pang break sa mga lineup na nag-ano eh, parang run and gun ang labanan eh. Tsaka siguro mga basic disable na hero, like Lion, ganon. And then yung kulang nila, kaya pag umahabol sila, hindi sila agad nakakakill eh, or nakakatakbo pa eh. Kasi, ano ba ang reliable stun nila dito? Overgrowth, tsaka yung Shackle Shot, kailangan mag-connect pa sa hero, sa grips, o kaya sa puno. Eh, ayun, nahihirapan sila kumuha ng kill. Oh my god. Yes. Siguro din, mas active na supports, para sa akin, mas okay for the side of Aster Aris. Kasi, yung playstyle ni Red Panda, hindi ko sure if nagmamatch ba sa dun sa may mismo Ban hero Razor. Niya. Ang weird kasi, 'di ba? Parang kung gusto nila information provider, pwede naman silang mag Weaver, yung mga ganung hero kesa dito sa may trend protector na mayat maya pag nakita patay na. Same goes for Io, pag gusto naman nila kumuha save, madami rin naman silang pwedeng maging option. Patingnan natin for the game number 2 kung ano ba yung mga adjustment na gagawin pa dito ng Aster Aris, guys. In a short break, magkikita-kita po tayo ulit. Don't forget to like and share na ng public yung ating live stream and thank you guys so much for watching. See you later. Bye-bye.